Okay, so ngayon tuturuan ko kayo kung paanong magsagot sa mga Google, sa inyong Google Classroom gamit ang inyong mobile application. So una, kailangan pumunta po kayo sa Chrome. Yan. Kung wala pa kayo sa Classroom, kung wari nasa Chrome pa lang kayo, katulad po nito, punta lang po kayo sa Chrome. Make sure na yung inyong profile or yung account na ginagamit ay yung ginamit nyo po sa inyong classroom, katulad nito. So, ito ay yung personal account ko na naka-login dito sa classroom na ginawa ko rin para sa online distance learning modality. So, ito yung classroom ko. Make sure din po na ang settings ng inyong cellphone ay naka-desktop site. Pipindutin nyo lang yung gilid. Ganyan. Para makita nyo siya. So, ito po yung classroom ko sa AP. Okay. So, halimbawa, meron tayong isang assignment pa na hindi nasasagutan. So, makikita nyo po yan dito sa gilid upcomings. So, due ay sa Friday, 11:59 p.m. Okay, so pwede nyo siyang i-view. Click nyo lang yung view all. So, paano magsasagot? Click nyo lang po siya. Makikita nyo tong box na to. I-click nyo po. Click. And then, ayan. So, dadaling ka nyan doon sa Google Forms. Pero since ikaw ay nakapagsagot na po ako kanina, in-submit ko lang siya. Dahil yung forms, nire-require niya lang ang estudyante na one answer lang, hindi na ulit ako makakapag-answer, not unless kontakin ko ang aking teacher, online teacher. So, balik na lang po tayo ulit. So, anong gagawin natin? Kung, yan. So, yan, balik lang po tayo. And then, balik tayo. Ayan, and then, nakikita nyo po dito sa gilid, gaya nang sabi ko kanina, kung hindi ka pa nakapagsagot, yung Google Forms, lalabas yun doon, ipi-fill up mo lang siya. So, pag nakikita mo lahat ng question ay may asterisk na kulay red, kailangan hindi mo siya patlangan. Kasi pag pinatlangan mo po siya, hindi ka makakapasubmit. So, bakit ang lumabas sa akin ay you have already responded? Kasi nga po, nakapagsagot na ako. Okay, in-submit ko lang siya. Dahil yung forms, nire-require niya lang ang estudyante na isang beses lang magsagot, hindi ko na po mai-edit yung answer ko. Pero mai-submit ko siya, hindi na lang siya mai-edit. So, kung nakapagsagot ka na sa forms, hindi ibig sabihin tapos na po siya. Kailangan mo ulit bumalik sa classroom at, babalik lang ako ha, kailangan mo ulit bumalik sa classroom kung may nakita ka pa rin ganito sa gilid. Ibig sabihin, nakapagsagot ka pero hindi ka pa nakakapagsubmit sa teacher mo. So, ang gagawin mo lang is view all. Pwedeng dyan ka na pumunta. I-click mo lang po ito and then punta ka doon sa right side mo. So, may dalawang option. Add create and mark as done. Hindi ka mag-add create kasi binigyan ka ni teacher mo ng forms eh. Siya yung gumawa. So, wag add create. Click mark as done. Click. So, once okay na siya, na-mark mo na siya as done, hintayin lang po ulit natin siyang bumalik sa classroom. Okay. Balik tayo doon sa stream. So, mapapansin nyo na wala na yung due mo. So, ibig sabihin, nakapag-submit ka na po kay teacher. So, pag bumalik ka ulit sa classwork, click natin sa thinking log. Okay. Balik ka dun sa right, i-click mo lang ulit siya. Tignan mo, may option po dyan na no work attached kasi na-turn in mo na siya. Pero pwede mo siyang i-unsubmit. Ganun yung ginawa ko kanina. Okay. Pag in-unsubmit mo yan, unsubmit, na-click mo siya. Okay.
Pag bumalik ka po ulit doon sa classroom mo, ayan na po ulit siya. So, ibig sabihin, hindi ka pa nakakapasa. Pwede ka ulit bumalik doon sa assignment, click mo lang po siya ulit, and then, click siya ulit, click, view assignment, mark as done. Okay. So, katulad na nangyari kanina, hindi na ako makakapagsagot, hindi ko na siya mai-edit kasi yung settings ng inyong teacher doon sa Google Forms ay ano, you can only respond once lang. So, hindi na po siya pwedeng i-edit. Pwede siyang i-unsubmit pero hindi pwedeng i-edit. So, once done na kayo, wala na kayong makikita kasi yung nasa gilid na to, it serves as reminders kung ano-ano yung mga dapat nyong sagutan, kailan ang pasahan at anong oras. So, ayan. Yan na po. Classwork. So, ayan. Nakalagay na dyan, turn in. Ayan, turn in. Okay? Pwede ka mag-view your work. Ayan na. So, ayan na. Nakapag-turn in ka na po. Ano siya sasagutan? I-click nyo lang po ito. Itong nasa box na ito na nakalagay na your work, i-click nyo lang siya. Ito naman po ay Google Docs. Pwede nyo siya, kung may option na Drive at saka Chrome, pwede naman sa Drive, pwede rin naman sa Chrome. Pindutin nyo lang po yon yung Chrome, lalabas yan. So, kailangan i-click nyo itong lapis and then use the app. So, yan. Sasagutan nyo yan. Pwede nyo gamitin na directly ang classroom. Pindutin nyo po ulit yung pencil na icon. Pwede na kayo mag-type. Type nyo lang siya. Ganyan. Pwede hindi nyo na i-download yung docs. Basta i-type and click nyo lang po yung check. So, ayan. Pag may mga sagot na kayong lahat, yan, at na-checkan nyo na siya, click nyo lang itong back. Kung cellphone ang gamit, back lang ulit. At huwag nyong kakalimutan na i-turn in siya. Turn in. Turn in. Yan. So, pag na-turn in nyo na siya, pag bumalik po kayo doon sa stream, makikita nyo dito sa left side, yung dalawa kaninang upcoming, wala na siya. So, ibig sabihin, nasagutan nyo na lahat yon. Ngayon, pag nakalimutan nyo po siya, pag hindi mo siya itinurn in at hindi mo rin siya minark as done, yung dalawa mong deadline, nandito pa rin siya sa gilid. Hindi pa rin siya mawawala. So, ibig sabihin, hindi mo pa rin na isesend sa teacher, kay teacher, yung iyong assignment at yung iyong activity number 2. So, huwag kakalimutan na i-turn in at i-mark as done pagkatapos nyo pong magsagot. So, pag wala na po kayo nakikita dito sa gilid, automatic, ibig sabihin, tapos na po kayo. So, makikita yan ni teacher. Makikita niya yan. Pag pumunta kayo dito sa classwork nyo, makikita nyo may nakalagay dito, turn in. So, ibig sabihin, tapos na kayo. And dito, sa thinking log nyo, wala na kayong makikita na assign. Kasi pag as long as may nakalagay pa dyang word na assign na kulay green, ibig sabihin, hindi pa kayo nakakapagpasa. Hindi pa siya automatic na nagre-register doon kay teacher na nakapasa na po kayo. So, ganun lang po pag nagamit ng mobile cellphone, smart mobile or smartphone. So, yan, pwede desktop site. Pag tinanggal yung desktop site, ganito po yung itsura niya. So, mas maganda kung ang cellphone nyo ay i-desktop site nyo para mas makita nyo ng buo yung inyong classroom. O, diba? So, yan po. Okay, sana may natutunan kayo sa short video tutorial na ito. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Thank you!